check. 1, 2, praise the Lord. Paki-post yung ating babasahin sa Lamentations. Sa Tagalog niyan, panaghoy. Lamentations chapter 3, verse 33 to 38. Hello, Sister Michelle, we're back. Wala nang putol-putol. Tuloy-tuloy ang pagpapala. Glory to God. Okay, magbasa na tayo ng salita ng Panginoon. Lamentations chapter 3, verse 33 to 38. Ayan. Magandang balita, Biblia. Salamat sa ating media. Nandiyan na yung ating babasahin. Sabi rito, hindi niya ikatutuwang tayo'y saktan o pahirapan. Hindi nalilingit kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. Maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Kung ang katarungan ay hayagang tinutuya, siguradong si Yahweh ay hindi magpapabaya. Walang anumang bagay na mangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Manalangin muna tayo. Thank you Lord again for giving us the opportunity, Lord, na maipahayag, matuto sa mga salita mo. Salamat at ikaw ang magbibigay ng magandang koneksyon
ang mga interruption, delays, distraction, nakaaway. Panginoon, inalis namin. Hayaan mo po makapag-stream kami ng dire-diretso. Maging malinaw ang mga salitang ito. Bigyan niyo, Lord, kami ng wisdom, ng knowledge and understanding sa lahat po na aming gawain. Pangalan mo lagi maitaas at maging buhay namin. Hindi lamang manood, makinig. Kundi, Lord, talagang mabago at matuto sa iyo. Salamat po sa mga salitang hinanda mo sa amin, Panginoon. Ngayong gabi, ang aming panalangin, mangaral ka, Lord. Magturo, mangusap ka sa amin. Salamat po sa salita. Kaya, Lord, muli, makikinig kami sa iyo. Inaanda namin ang aming mga puso, ay mga isipan, naalis namin ang mga pwedeng mag-distract, mag-delay. Sa iyo lamang atensya namin. Salamat, Lord. At ang mga pagpapala ng salita, tinatanggap na rin namin. Sa pangalan ni Jesus. Glory to God. Yeah. Salamat sa Diyos na buhay. Muli, good evening sa ating mga kapatid. Welcome sa ating OPM online prayer meeting. Mondays to Fridays tayo, 7 to 8. Ako si Pastor Ruban. Ayan, ito yung ating part 2. Nagkaroon tayo ng interruption sa ating internet. Pero papunta na tayo sa Word of God. Okay? Ang ating binasa kanina ay matatagpuan sa Lamentations chapter 3, verse 33 to 38. Ayan. Salamat sa Panginoon. Sino rito? Siguro lahat tayo, no? Mag-heart ka lang. Click mo yung like. Ayan, may like doon. Kaganon. Tsaka yung heart. Ayan. O kaya yung care. Okay? Sino rito naranasan mo na unfair yung treatment sa'yo? Have you experienced unfair treatment? Diba? Maaring sa opisina. Diba? Sobrang pagtindi ng pagtatrabaho mo, nag-OT ka pero hindi ka binayaran. Okay? Napakasipag mo. Talagang ini-expect lahat ng mga taga-opisina, ikaw yung mapopromote. Sa'yo ibibigay yung posisyon, pero dahil may favorite yung boss, kilala, kamag-anak, yun ang napromote. Di ba? Unfair! Parang nasa ng hustisya dito. Sa eskwelahan, maaaring ganun din. Di ba? Kung baga parin, ini-expect mo, ikaw yung top. Ikaw yung magaling, talagang ginalingan mo eh. Parang, pero hindi na ibigay sa'yo yung expected na grade. Grabe, no? Sakit yun. Ang hirap ma-experience yun. O maaring ikaw ay discrimination, na-experience mo discrimination. Diba? Napaka-unfair ng treatment dahil ba ikaw ay hindi ganun kagwapo, kaganda, para bang hindi ka nila laging sinasama. Inaalis ka dun sa grupo. Diba? Have you experienced unfair treatment in your life? O maaring sa mga pamilya, magkakapatid, diba? Merong favorite? Para bang hindi laging napapansin yung mga gawa mo, ang napapansin yung favorite nung tatay mo, nung nanay mo. Diba? Ang question dito, how will you respond into this unfair treatment, in this unfair world? And can I tell you honestly, talagang this world will always be unfair. This world will never be fair. Because we are living in a broken, in a wicked world. Destroyed and distorted by sin. Alam mo yun, huwag ka nang mag-expect na laging fair ang lahat ng bagay. Kasi nandito na yung kasalanan eh, pumasok na eh. Diba? Talagang laging makakaranas ka ng unfair treatment. Hindi ko alam sa inyo, pero bakasyon ka ba ngayon? Dahil sa transport strike, ikaw ba ay nagpapahinga, wala kayong pasok? Dahil walang biyahe, walang jeep, di ba? Hindi ka muna pinapasok. O, maaaring nagbabakasyon ka, nanonood ka ng Netflix. But you know, sa mga nangyayari sa buhay natin sa Pilipinas, alam mo, God is always speaking. He has always a message para sa bawat isa. And hindi natin masyadong mapaliwanag. And I don't know all the details on both sides. Kaya hindi ako makapag-judge eh. And, kung sino bang tama, sino bang mali, ipipace out na yung jeepney. Papalitan ng mga bagong jeepney. Alam mo yon, may mga sinasabi yung gobyerno, may sinasabi rin yung mga transport group. We do not know the full details. Kaya para sa atin, ano yung mga dapat nating matutunan? Mga maraming debate. O sige, sila yung tama, but if you will see in on a bigger picture, talagang may mga unfair
treatment na pwedeng mangyari na sinasabi na yung tinatamaan lagi yung mga nasa ilalim, yung nasa baba. At ang lagi lang nakikinabang ay yung mga nasa taas. Sinasabi naman ng nasa taas, ang gusto nila ay ikabubuti ng mga nasa baba. We'll never know. Pero alam natin na sa lahat ng pangyayaring ito, may itinuturo ang ating Panginoon. O maaaring hindi ka masyadong involved dito, maaaring naranasan mo yung unfair treatment in your relationship. Unreciprocated love, di ba? Sobra kong siyang minahal, ibinigay kong lahat, pagod, lahat nagtiwala ako sa'yo, napaka-unfair ng mundo. Niloko pa rin ako. Nagawa pa rin ako ipagpalit. Aray ko, ang hirap naman yan. Sobrang unfair ng mundo. Have you experienced that in your life? Kaya pag-usapan natin yung nangyayari ngayon, hashtag no to face out. Okay, tinag natin yung no to jeepney face out. Ayaw nila eh. Naalisin yung dating jeep, di ba? No to face out. And the word face out, it means to discontinue. It means to withdraw something from use in gradual stages. Tayo unti-unti aalisin na. Alam mo, ito yung sinasabi ng Lamentation chapter 3, verse 33 to 38, na kahit tayo po ay nakakaranas ng unfair treatment, nakakaranas tayo ng injustice, kawalan ng hustisya, yung ating mga karapatan, hindi, alam mo yun, kinukuha, naghihirap ngayon yung kalooban mo, nagkagalit ka ngayon because of that unfair treatment. Sabi niya sa verse 33, hindi kinakatuwang tayo'y saktan o pahirapan. So yung Diyos natin, hindi yan power trip. Ang Panginoon natin, hindi yan bastang gusto niya masaktan ka lang for no purpose. Sabi rito, hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. So ito yung magandang balita sa atin na maybe you're experiencing unfair treatment, injustice, ayan, unreciprocated love, unpaid work, unpaid salaries, di ba? Hindi binibigay sa'yo yung dapat na ibigay sa'yo. Yung sustento dapat ibigay, pero ba't ganun? Ako lang yata mag-isa ang bumubuhat sa pamilya ko. Etong partner ko hindi tumutulong, napaka-unfair, samantalang parehas kami ng role dito sa pamilyang ito. Well, sabi rito, kita ni Lord lahat. Pati paghihirap ng ating kalooban. Napakagaling ng Diyos, no? Na kumbaga, sinasabi ng Panginoon, anak, alam ko lahat ng nangyayari. Hindi yung surprise sa Diyos. Sabi niya, eto, maging ang ating karapatan kung tayo'y pagkaitan. Di ba, kumbaga, yung right natin, inaalis na sa atin. Kung ano na lang sabihin nila, kung ano na lang sabihin ng ma-impluensya, kung ano sabihin ng boss mo, kung ano yung gawin ng mas makapangyarihan. Well, sabi rito, kung ang katarungan ay hayagang tinutuya. Sabi rito si Yahweh, siguradong hindi magpapabaya. Grabe, no? Talagang kita ni Lord lahat. Verse 37, sabi niya, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. And that is a comforting word from the Lord na lahat ng nangyayari po sa buhay natin. Maybe it's fair, it's unfair, maybe it's favorable sa iyo o sa iba. O parang talo ka, sila panalo. O ikaw yung panalo, sila yung talo. Sabi diyan, walang anumang bagay na mangyayari nang hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Lahat ng nangyayari sa buhay natin, may kapahintulutan ng Diyos. Anong sinasabi? Alam ng Panginoon. Inalaw ng Lord yan. Kasi kung ayaw niya yung mangyari, hindi yan mangyayari. Sabi niya, bakit? Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Hawak niya yung masama at mabuti. So, hindi ibig sabihin na mabuti siyang Diyos at hindi siya masamang Diyos. Ang kaya niya lang kontrolin yung mabuti. Naintindihan mo yun? He is a God who is sovereign. He is in control. Yun yung ibig sabihin. Na kahit na yung masama ay pwede niyang gamitin. Kahit yung hindi magagandang pangyayari sa buhay natin, yung unfair, yung injustice, pwedeng gamitin ng Diyos. May kapahintulutan yun ng Panginoon. He is still in control. Yun yung ibig sabihin. Kaya sa buhay natin, huwag tayo mag-iisip na para bang hindi maganda nangyari sa akin. Akala ko pa naman, kita to ni Lord. Eh kung nakikita to ni Lord, bakit nangyari sa akin to?
Diba? Minsan pa, sobrang namang unfair ng mundo. Kung sino pa yung nag-worship kay Lord, ako pa yung nagkasakit. Samantalang itong katabi ko, hindi umaaten. Diba? Bakit hindi na siyang magkasakit? Diba? Yung mga ganun tayong reasoning. Bakit kung sino pa yung nagbibigay? Siya pa yung nakaranas ng matinding pagsubok. Eh, itong katabi ko, oh. Kita mo nga to, nisig ko, hindi nagbibigay ito, puro lang to kain. Alam mo yun, minsan may mga ganun tayong reasoning. But you know, if you read the Bible, sabi niya, alam ng Lord yan. He is, God is still in control. Alam ng Panginoon. Kaya ang gusto ko i-share sa inyo, mga kapatid, yung no to face out. In this unfair world, in this injustice that we see, in the things that is happening in our life na ayaw natin na mangyari, ang no to face out, hindi yung jeep. Ang ibig sabihin ng no to face out, dapat ipagpatuloy pa rin natin. Alam mo yun, huwag nating i-discontinue. Kailangan ipagpatuloy pa rin natin. Kahit na ang nararanasan mo, eh hindi yun yung ine-expect mo. Kasi di ba may mga expectation tayo na gusto natin, Lord, sabi ng word mo, ang promise mo ganito. Eh hindi pa nangyayari. Sobrang namang unfair. Bakit ito ang bilis-bilis mong sagutin yung prayer niya? Sa akin, ang tagal ko na nagpe-pray, Lord, hindi mo pa rin sinasagot. Lord, nag-committed naman ako sa iyo. Eh, bakit itong katabi ko parang di naman to committed sa iyo? Bakit sa kanya nangyayari yung gusto ko mangyari sa akin? You know, whatever's happening in our life, mabuti man masama, no to face out. Minsan kasi, pini-face out na natin itong mga bagay na ito. Kaya ito yung pag-uusapan natin. Hindi dapat mawala. Okay? Ready, number one. Hindi dapat mawala sa atin yung submission. Comment mo lang dyan, submission. Comment mo dyan, pagpapasako. Kahit na tayo ay makaranas ng mga unexpected na pangyayari, events na ayaw nating mangyari. Nagkasakit ka, eh, nawalan ka ng work, ikaw ay tinalikuran, pinagpalit ka sa iba, alam mo, nasaktan ka ng sobra. No to face out. Let us continue to submit to our Lord. Yung importante yung submission. Hindi dapat ito mawawala. Kabaligtaran ito, pakigabay. Ang kabaligtaran ng pagpapasakop, alam nyo ko ano? Pagmamalaki. Pagmamataas. Na siya yung gusto niya, sarili niya yung masunod. Di ba? Taking, yung justice into their own hands. Kailangan hindi mawala sa atin. Hindi dapat alisin sa buhay natin bilang Kristiyano. Mabuti, maganda ang nangyayari sa atin. Masama, ayaw natin. No to face out. Huwag nating aalisin na tayo lagi dapat magpapasakop sa Diyos. Ano ba yung pagpapasakop? The action or fact of accepting or yielding to a superior force or to the will or authority of another person. Yung sinasabi ng dictionary na ilalagay mo yung sarili mo sa kapangyarihan ng Panginoon. Na kahit anong mangyari sa akin, Lord, alam ko, mas magaling ka pa din eh. That is submission. Submission is not weakness. Actually, strength. Ito'y kalakasan. Bakit? Eh, syempre, kahit anong mangyari sa'yo, meron ka pa rin kagalakan at kapayapaan sa puso mo kasi alam mo, may mas makapangyarihang Diyos. May Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Answered prayer, unanswered prayer, just continue to submit. Huwag mo itong aalisin sa buhay mo. Kahit anong mangyari, magpasakop ka sa Diyos. Na yung buhay mo, Lord, make that decision. Hindi ako masusunod. Kalooban mo masusunod sa akin. Have you already made that decision in life? Kasi alam nyo, talk is cheap. Words are cheap. Pwedeng sabihin natin, nagpapasakop tayo sa Diyos. Pero yung buhay natin, kita ba talaga na tayo nagpapasakop sa Panginoon? Because when you say you are submitted to God, you will still follow God even if you don't feel it. Kapag sinabi mo nagpapasakop ka sa Diyos, susunod ka pa rin sa Diyos kahit hindi mo gustong sumunod. Hindi mo feel sumunod. Because you are submitted to God. Eh, kasi sabi to ng Lord ko eh.
Walang but, walang reason. Why? I will not. Alam mo yun? Submission kay Lord, ibig sabihin kung nagpapasakop tayo, susunod tayo kahit hindi mo pa nauunawaan ngayon. Kahit hindi mo pa nakikita or hindi pa na ipapaliwanag sa iyo ngayon. Basta sinabi ng salita ng Panginoon, I'm submitted to you, Lord. Susunod ako. So, submission comes. Alam mo yun, ano talagang it always, yung kasunod na word nun, ano, obedience. Yung pagsunod. Kaya alam mo yung submission, hindi pwedeng iwalay yung obedience dyan. Bilang mga mananampalataya, this is, I believe this is one of the greatest form of worship in our lives. It's more than singing. It's more than praising. It's more than saying, thank you, Lord. I worship you. Worship is obedience. Pagpapasakot natin sa Diyos, the Lord, sasambahin kita. Susundin kita. Susundin kita. Papasakop ako sa iyo. Kasi yun ang sinabi mo. Amen? At kung nagpapasakop ka sa Diyos, kailangan matuto tayo magpasakop sa mga authority na ibinigay sa atin ng Panginoon. No to face out. Huwag nating aalisin ang pagpapasakop sa Panginoon. Maganda man, hindi maganda ang pangyayari sa atin. What are the who or what are the authorities God has put into our lives? Asawang babae, magpasakop ka sa asawa mong lalaki. Kayo mga lalaki, tayo mga lalaki, kailan nagpapasakop tayo kay Kristo? If you're listening tonight, and sinasabi mo, Pastor, lalaki ako, I want to be the leader of the family. I want my wife to submit to me. Ang question dito, nagpapasakop ka ba kay Kristo? Mahirap kasi magpasakop yung asawa mo sa'yo eh. Kung hindi si Kristo nakikita sa'yo. Kung hindi si Kristo yung leadership na nasa iyo, dictatorship yan, kung ikaw lang lagi nasusunod. At hindi si Kristo. Kung ikaw naman ay asawang babae, kailangan makita sa iyo kung ano sinasabi ng asawa ko kasi nakilord tong asawa ko eh. Alam mo yun, hindi tayo dapat nagmamalaki, hindi natin susunod yung sarili natin kaloba. Let us submit to the order of the Lord in the family. Mga kabataan ngayon eh, iba na. Nagpapasakop ka pa ba sa magulang mo? Kahit nagbibigay ka, wala ka pa asawa eh. Wala ka pa sa covering ng asawa mo eh. Diba? Sumusunod ka ba? Nagpapaalam ka pa ba? Diba? Importante yan. And you know, in I want to touch this, in the government, in Romans chapter 13, ayan, tayo mga Kristiyano, ano ba yung role natin dito? Sabi rito sa chapter 13 verse 1 and 2, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos, at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaang umiiral. So tayo mga Kristiyano, tayo mga tao, sabi niya dapat we submit to governing authorities. Pamahalaan, sa gobyerno. Walang if, kung mabuti, kung masama. Kasi alam nyo, itong Romans 13, sulat to ni Paul sa mga taga-Roma. Pakinggan mo ito, maigi. Ang governor, ang emperor that time, si Nero. Si Emperor Nero, grabing kasamaan ito sa mga Kristiyano. Malupit talaga siya. Yung mga Kristiyano, hinuhuli niya, ginagawa niyang mga role player sa circus, pero true to life. Lalabanan lang, kailangan makaiwas sila sa mga leon. Papakain nila sa mga leon, yung mga Kristiyano. So yung mga tao, tontuwa naman. Gagawin niya mga kandila sa mga lansangan. Sisilaban niya ng buhay yung mga Christian. Emperor Nero yan. Ganong katindi ang ginagawa niyan. Pero anong writings dito? Anong sinasabi ng salita ng Panginoon? Sabi niya, pasakop kayo. Hindi dahil masama o mabuti ang pamamahala. Kung magaling o hindi magaling, walang problema. Ang kailangan pagpapasakop. Bakit? Sabi niya, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. At sila'y nararapat sa parusa. Because listen, yung gobyerno natin, gobyerno ng mundong ito, maaari na sila ay corrupt. Maaring hindi sila mabuti, pero you just need to submit to these governing authorities. At ito pa, verse 7, listen, maganda to. Ibigay nyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran. Grabe no. Eh, corrupt naman to eh. Magbabayad pa ba kami ng buwis? Sabi niya, magbigay.
magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang nyo ang dapat igalang at parangalan nyo ang dapat parangalan. Eh, lahat tayo guilty dito eh. Minsan kung ano-ano mga pangalan, pinagsasabi natin sa mga politiko eh, sa mga nasa gobyerno eh, pero sabi niya, parangalan nyo. Igalang nyo ang dapat igalang. Magbayad ng buwis. Even under the reign of a ruthless and godless emperor, si Emperor Nero. He was writing in the inspiration of the Holy Spirit, sabi ni Apostle Paul, to the church, sabi niya, submit to governing authorities. Kahit yung boss mo, unfair ang treatment sa'yo, masakop ka pa rin, gawin mo lang. Kahit hindi ibinibigay sa'yo yung nararapat na sahod, sige lang, mananagot sila sa Diyos. Ano sabi niya? Chapter 13 pa rin, sabi niya sa verse 13, mamuhay tayo sa liwanag. Mamuhay tayo sa liwanag. Huwag tayong tumulad sa kanila. Kung sila masama, mabuti tayo. Kung sila ayaw nila, baluktot ang gawain nila. Doon tayo sa tuwid na daan ng Panginoon Jesucristo. Gawin mo lang. Yes, there will be unfair treatment. There will be injustice. Pero sabi niya, mamuhay ka sa liwanag. Hindi ka makikipaglaban. Sabi niya, huwag mong gugulin ang panahon sa magulong pagsasaya, paglalasing, kahalaya at kalaswaan. Sabi niya, huwag mong gugulin ang panahon sa alitan at inggitan. Sa alitan at inggitan. So, hindi ka dapat mainggit doon sa may ginagawang favorite. Diba? Hindi ka dapat makipag-away. Hindi ka dapat makipaglaban ng physical. Anong gagawin mo? Magpasakop ka pa rin. Gawin mo lang yung tama. In verse 14, gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata. Anong ibig sabihin nito? Gawin ninyo ang Panginoong Hesukristo bilang sandata. Ang point dito ni Pablo, dapat makita pa rin yung pagiging Kristiyano sa atin. Yung attitudes, yung character ni Kristo, dapat makita pa rin sa atin. Kahit yung mundo, ang daming injustice, kahit makaranas tayo ng unfair treatment, sabi niya, huwag niyong pagbigyan ang laman upang masunod ang mga hilig nito. Sabi niya, huwag kang papatol. Huwag kang makikipagbababa sa level ng mundo. Huwag kang magsasang-ayon o makikiayon sa pamamaraan ng mundo. Kaya naman siya tumaas, nagsip-sip yan eh. Naninira ng tao. So, maninira na rin ako ng tao. Para syempre, laban niya, laban. Hindi tayo ganun eh. Namumuhay tayo sa liwanag. Itong Psalm 101 verse 1. Sabi rito, ang aking awitin ay ang katapatan at ang katarungan. So David was singing with justice, for justice. So maawit siya sa hustisya eh. Gusto niya yung hustisya eh. Pero sabi niya, ako yung maawit patungkol sa iyo, Yahweh kong mahal. Sabi niya sa 101 verse 2, ang aking susundin lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin at ako'y lalapitan? Alam mo, David was singing for justice. I believe he was praying for justice. He was asking God for justice, but sa paghingi niya ng hustisya, sa unfair treatment ng mundo, sa injustice na nakikita niya, sabi niya, I will choose to please the Lord. Pinili niya pa rin, sabi niya, susundin ko ang ugaling walang kapintasan. Diba? We're praying for justice. We're praying for fair treatment. We're praying for increase. Kung ano man yung pinagpe-pray natin, kapatid. Pero, sabi niya, ang buhay natin, ang ugali natin, dapat walang kapintasan. Dapat makita sa atin, namumuhay tayo sa liwanag. Si Kristo pa rin. Kaya alam, examine mo yan eh. Kapag nakakaranas ka ng unfair treatment, naiinis ka, diba? Ugali ba ni Kristo nakikita sa'yo o makalamang pag-uugali? Gusto mong makipagtalo, gusto mong sugurin, gusto mong makipagtalastasan. Alam mo yun? Pwede tayo maging makabayan. Pero pwede rin makabayan at makadiyos. Pwede tayo maging makabayan. Pero dapat makita pa rin yung pagiging makadiyos. Alam mo, sa Bible, itong gobyerno, na kung nasaan nandun sila, sakop sila ng Rome, yung mga Hudyo. May mga pagkakataon na sinuway nila yung civil government. Yung gobyerno, sinuway nila. Naalala niyo yung Exodus chapter 1. Anong sabi doon? Nung Pharaoh, lahat na mga batang lalaki, sanggol na lalaki, papatayin niya.
papatayin. Pero anong ginawa ng mga midwives sa chapter 1 verse 14? Dahil sa takot nila sa Diyos, hindi sinunod ng mga midwife yung utos ng hari. They have directly disobeyed yung utos ng hari. So anong point dito? Ito. Tayo mga Kristiyano will only resist, will only disobey civil government if it commands us to do evil. Ang pagkakataon lang para sa mga Kristiyano sumuway sa gobyerno, sa pamamahala, eh pastor, napakasama ng gobyerno, susuwayin ko. Ito yung pagkakataon na yon kapag pinapagawa ka ng masama. Pero kung hindi ka naman pinapagawa ng masama, bakit ka susuway? Ito, pinapapatay sa Diyos. Ito, masama yan sa Panginoon. Yung civil disobedience. Kapag pinapagawa ka ng masama. Pero pag hindi ka naman pinapagawa, huwag ka sumuway. Joshua chapter 2, naalala niyo si Rahab. Ano sabi doon sa Jericho? Sabi nung hari, oh, ilabas niyo yung mga espiya. Eh, sa kanya nagtatago kay Rahab, di ba? Pero sabi niya, hindi niya inilabas yung mga espiya. At sa pamamagitan nun, naligtas siya. Amen? Kita mo yun, makikita mo eh, yung paraan ng Panginoon. Eh. Si Obadiah, kilala niyo in 1 Kings 18, yung nakasulubong ni Elijah. Si Obadiah ganito, sa 1 Kings 18, basahin mo yan. Sabi nung government sa panahon nila, nung hari, pinapapatay yung mga propeta, propeta ng Diyos. Pero hindi yun eh. Hindi niya sinunod. Alam mo ginawa niya? Tinago niya yung mga propeta ang daan. Tinago niya saan? Sa kuweba. Bakit? Kasi siyempre, huwag mong papatayin. So, ibig sabihin, we can only resist. Listen na mga Kristiyano, hindi yung parang sugod, laban, ito yung tama. Hindi. Kapag ikaw'y pinapagawa na ng masama. Oh, pag nagbabasa ka ng Bible, kilala mo si Daniel. Di ba? Sabi nung hari, bawal mag-pray. Mag-pray pa rin siya. Si Shadrach, si Meshach, si Shadrach, at si Abednego. Sabi, lumuhod kayo. Oh, teka, hindi. Hindi kami luluhod. Pero itinapos sila sa apoy. But listen to this. When we obey the Lord, alam mo yun, talagang makikita natin, kailangan ready rin tayo sa pwedeng maging consequence nito sa ating buhay. Yes, hindi naman to ano eh. Hindi naman ito yung perfect world, the new heaven and new earth. Hindi ito yun eh. Pero iniligtas sila ng Panginoon eh. We should be ready to accept the punishment of the government. Kaya maraming Kristiyano pinapatay sa ibang lugar, pinapatay pati pamilya nila. Eh kasi sumusuway sila dun sa gobyerno kasi sinasabi nila, kalimutan mo yung pagiging Kristiyano, magiging ganito kayo, sasama kayo sa amin. Eh ayaw nila. O kailangan, ready rin tayong tanggapin. In Acts chapter 4, naalala niyo si Peter and John, sabi, kasi nagpagaling sila, sabi sa kanila ng mga authority, ha? Sabi sa kanila, huwag na kayo magsasalita ha, sa pangalan ni Jesus. Huwag niyo na itong magtuturo, huwag na. Ano sabi nila? Chapter 4, verse 19 to 20, whether it is right in the sight of God to give heed to you rather than to God, you be the judge. Sabi niya, we cannot stop speaking about what we have seen and what we have heard. Sabi niya, hindi namin kayo susundin. Masusundin namin ang Panginoon. So alam niyo, yung pagpapasakop natin sa Panginoon ay pagpapasakop din sa mga authorities na binigay sa atin ng Diyos. Pero, yung mga authorities na ibinigay sa atin ng Panginoon, masama man o mabuti, corrupt man o hindi, gumagawa man sila ng tama o mali, tuloy ka lang sa paggawa ng mabuti. Pero kapag ikaw ay pinapagawa na ng masama, na laban sa mga inuutos ng Panginoon, that is the only time that we will disobey the civil government, the civil authorities in our life. Pero as long as hindi ka naman pinapagawa ng masama ang instruction ng salita ng Panginoon, just continue to obey. At sa mga susunod pa, pag-uusapan natin yung mga bagay na hindi dapat mawala sa atin bilang mga Kristiyano. Amen? Praise God. Lama sa Panginoon buhay, alam mo sa sarili natin, mahirap yan. Hindi natin yan kaya gawin. Mahirap. Lalabang tayo.
gusto mo, sarili mo susundin mo eh. Ayaw mo eh. Pero ito yung sinasabi ng Word of God. Ito yung sinasabi ng salita ng una sa Panginoon. And maring nanonood, nakikinig ka, kaya nahihirapan ka kasi ikaw pa rin yung hari ng buhay mo. You need to submit the authority of the Almighty One, our Lord Jesus Christ. Kaya samahan mo ako kapatid, mag-pray tayo. Maring makakaranas man tayo ng mga unfair treatment, injustice in this world, pero submit to God. Continue to submit to the Lord. Alam ng Lord yan, kita niya ang lahat ng bagay. May kapahintulutan niya lahat ng maman o mabuti. Join us in this prayer. Ikaw nanonood ka, close your eyes and bow your head. Galing sa puso, sabayan mo ako. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawad po. Patawad po dahil sa hindi ko pagpapasako. Patawad po, sarili ko ang gusto kong masunod. Panginoon, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Isa po akong makasalanan. At binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita sa aking buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. Maghari ka sa akin. Nagpapasalamat. Salamat po sa pagpapatawad at sa buhay na walang hanggan. Tulungan niyo po ako, Panginoon. Araw-araw na mabuhay sa pagpapasakop sa iyo. Tulungan niyo akong sumunod. Salamat sa banal na Espiritu na tutulong sa akin. Tinatanggap ko po ito sa pangalan ni Jesus. Thank you Lord. Glory to God. Salamat sa Diyos sa buhay, kapatid, kung kayo po ay sumabay sa ating panalangin na nagpasakop ka sa Panginoon, tinanggap mo siya sa buhay mo. Congratulations. Anak ka na ng Diyos. At ngayon, pinatawad ka na. Araw-araw, submit yourself to the Lord and makikita mo kung sa Kanya dadalhin. Maybe in this world, yes, we will experience a lot of unfair things, unfair events in our life and situations. Pero alam natin, kita ni Lord lahat yan. Magpatuloy ka lang kung honor God, ang Panginoon na magtataas. Amen. Alam na Diyos, mga kapatid, 5 minutes, tapos na tayo. Magpe-pray muna tayo. Thank you, Lord. Heavenly Father, maraming salamat. Kahit nagkaroon ng mga interruption sa aming internet, ay nakapagpahayag pa rin kami. Narinig pa rin namin ang salita mo na hindi dapat mawala sa amin pagpapasako. Salamat sa mga pagpapatawad mo. Salamat dahil laging nandiyan ang iyong habag, ang grasya, na makabalik at pagpagsimulang muli. Lord, as we submit ourselves to you, Lord, tulungan niyo po kami na araw-araw ito'y gawin at kaming lahat ay susunod sa sinasabi mo. Maring mga puso namin nagre-rebelde pa. Maring mga puso namin, sarili namin ang gusto namin sundin. Pero Lord, humingi na kami ng tawad. Dalangin ko na may mga pagbabagong maganap sa aming buhay. Na makita ang puso na mapagkumbaba at nagpapasak. Salamat po Panginoon. Thank you Father for your word. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, nagbabago ng aming mga buhay. Kaya Lord, salamat sa mga pagbabagong nagaganap sa aming lahat. Dahil kami, Lord, ay nagpasakop sa iyo, ikaw ang hari ng Panginoon ng aming buhay. Ikaw ang masusunod, Lord. Ikaw bahala sa amin. Ikaw ang Diyos na mag-iingat, gagabay, magpapahala sa mga na sinasakupan mo. Kaya magtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Tulungan niyo po kami na kaming lahat ay magsunod. Tulungan niyo kami, Lord. At Lord, dalangin din namin ang kagalingan sa mga kapatid namin. Maaari yung kanilang anak, may sakit, baby, may sakit. Lord God, in the name of Jesus, Lord, as we pray right now, you are sending your healing. You're sending your Holy Spirit to heal us. Salamat po, Panginoon. To heal these people who are sick right now. Ano naman sakit to, physical, emotional, mental, spiritual, send them. Heal them in the name of Jesus by the power of your Holy Spirit. Muli Lord, salamat sa gabing ito. Tinataas ang pangalan mo at sa mga salitang ito, kami po ay nagpupuri. Papasalamat magiging buhay namin lahat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord, salamat sa Diyos. Salamat sa Panginoon.
buhay. Mga kapatid, thank you for joining us sa ating part 2 ng OPM. Salamat sa Panginoon. At bukas, abangan natin si Brother Eugene Espiritu. Friday OPM, kasama natin si Brother John Arthur. Yeah, praise God! Salamat sa pag-join nyo sa ating digital evangelism. Nag-share, nag-tag ng mga laban sa mga new blessing natin. Maraming salamat. Patuloy tayo sa ating prayer and pledges sa ating operation bangon, ha? Patuloy tayo mag-pray na ang Panginoon mag-provide. Bless tayo ni Lord para makapagbigay tayo sa pagpapatayo ng kanyang building, kasi kailangan na natin ng funds to continue yung pagbukay, yung pagbubuhos doon, sipento, all of those things para maitayo na. Mag-pray natin. Pledges in ating mga prayer requests to our Lord. Kaya kung kayo po ay pinagpala ng Panginoon, huwag natin kakalimutan ang mga proyekto para sa Lord. Ating sanctuary, operation bangon. Andiyan sa ating GCash, yung sa comment section, yung GCash number natin. Ngayon pa lang, tanggapin mo na yung pagpapala. Ngayon pa lang, receive mo na yung blessing na nag-uumapaw, sabi ni Jesus. Sik-sik-tiklig at umapaw. Salamat sa mga giving, sa mga kingdom partners, sa mga kingdom builders. Kanina po ba, sumabay kayo sa prayer? Tinanggap nyo na ba si Jesus sa buhay? Nagpasakot ka na ba sa kanya? Congratulations! Anak ka na ng dahil anak ng Panginoon, congratulations! Sabay-sabay tayo, sabihin natin, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name. Amen. Salamat sa Panginoon for joining us sa ating online prayer meeting Mondays and Fridays, 7 to 8. Ako si Pastor Ruban. God bless you. Have a great night. See you again.